Good morning sa lahat ng naligaw. Kasi akala nila na mention sila. Charot. Yung beautiful love. Iba yung boses ko nga talaga. Pati ako nabudol ng boses. So good evening guys. So morning dito sa California. 5:49 AM. 5:30 sana to. Kaso lang late talaga tayo ng gising. So ito yung bedroom voice ko talaga. Charot. Dali, ayusin ko lang. Kasama ko sa Zoom ngayon yung mga ano, yung mga Molongskers and mga kulelats. Nagmumug ka na, boss. Ang pangmumug ko, kape. So, wag ka, sandali lang. Inayos ko lang yung monitor ko para makita ko yung mga comments nyo. Actually, nag-alarm ako mga ano, before 5 gising na ako. Tapos, na-distract ako dun sa meme natin kasi kung saan na nakarating tapos nagkakagulo na sa comments. So, tinignan ko sandali anong meron sa comments. Asan na ba yun? Sino magko-comment pag ako nasalita? Chuk-chuk-chuk-chuk. Si Molongski. Ako nga to. Sino mo ko-comment pala ako ng sulit? Sino mo lang? Sige ako nga ito. Greetings muna. Sandali. Uy, salamat sa mga nag-send ng stars. Sorry kung ano. Hindi ko napansin kanina. Nagkumuha tayo ng kape. Yun yung pangmumbog natin in the morning. Hello sa lahat. So, 169. Nakalain mo, 169. Pinag-aaralan ko kasi yung event. So, kailangan mo palang mas malakas yata talaga yung hatak ng event. Pag ipopost mo as hatak ng event kasi bigla ang live. Malamang. And, mayas na dati yung live. Naano nga tayo na naman ni Facebook. Ewan ko na naman anong post ang hindi niya gusto. Yung meme siguro. Basta may meme na mag-viral na baban tayo eh. So, wala na namang earnings. Di online jowa ako, kaya makikitambay na naman ako dito. Baka may bagong technique si Boss M. Di online jowa. May nag-message niya sa akin, ano? Parang galit yung asawa niyang, ano? Nanonood siya ng Molongski. Naawa ako at hindi ko kinaya yung message na yun at the same time. So, good evening. Ang pag-uusapan natin today ay... Sandali, bago ang lahat, may gusto ba kayong mga kasama ko sa Zoom? May gusto kayong batiin sa or i-greet ng happy birthday or singilin ng utang? Wala. May gustong iparte na insight sa mundo? Wala. Oh, pwede pa. Pwede. Ayan mo, nakalimutan ko lang sabihin. Iyan mo na lang tapos sabihin yung ano, auto-mute sila. Teacher Kathleen. Talagang Teacher Kathleen yung pangalan ni Kathleen. Oh, thank you 75 stars. May stars party. So, namimigay si, ano, si Facebook ng mga stars. So, take advantage yung 75 stars na binibigay ni Facebook. You can give it dito sa live or you can give it to your favorite streamer. Pin natin yung kay Lily kasi bagong dilig. Thank you sa 75 stars, Julianne. Silent reader here. Excited ako sa large. Lagi sa live mo. Currently, BPO employee and aspiring BA. Yun. Tumambay ka lang. Ayan, ang dami kong mga nakitang mga ano, transformation from nakikitambay lang sa Zoom into yun, pagiging freelancer na. Mamaya makaka-relate ka na dun sa meme pag ganyan. Shout out po Adobo Illustrator. Hi Chico Fernandez. Thank you at parate mong hinahatak si Adobo Illustrator. Iniisip ko nga next time sa Adobo Illustrator na ako mag-live. Tapos i-share natin dito. Tapos para special. Hindi, ganito talaga yung boses ko. Hindi to morning voice. Miel. Hi, Miel. Oh, birthday daw. Yan. Take advantage yung 75 stars. Kung nanonood kayo, check nyo. May 75 stars na binibigay si Facebook. Thank you sa 50 stars, Eloisa. Yeah, 50 stars na lang sinisend mo. Wala ka nang pambili ng stars. Sakita mong ano, 250,000 a month.
sa kalingkaliyak, 50 stars na lang inabot mo, yung gawin kong minimum nga sa susunod, 51 stars para hindi ka makapag-start ng star. Anyway, so mag-start na tayo. Ready na bang lahat? 200 na. Okay na siguro 200 na manonood. Gagawa sana ako ng slide, pero pag gumawa tayo ng slide, alam natin yung mangyayari. Bubola ka po, Marge. Hi, Marge. Mas nakita ka kwentuhan. Oh, may 2 minutes pa para may stars party tayo. So nagla-live na naman tayo ng ano, ng same topics, like topics natin forever, profile photo, kasi ang daming, for one, backstory lang, noong unang pansin ko, but parang ano to, but parang walang nanonood ng mga videos ko, pinag-usapan ko na to dati or nakwento ko na to dati. Pero bakit may hindi na kami sa Zoom? Hindi. Bakit marami pa rin ano, mukhang passport yung photo? Bakit kung ano-anong background yung nilalagay? Bakit ganito, ganyan? Sabi ko, tingnan ko yung mga join dates nila. Tinitingnan ko kung kailan nag-like sa ano, sa Molongski page. Kasi pag nag-message kayo sa inbox, sa Molongski inbox, pag nag-reply ka sa stories or nag-message kayo sa Molongski, merong part doon, sabi, nakalagay doon kung anong year nyo nilike. Kaya nalalaman ko rin kung nakalike kayo sa Molongski o hindi. May indication na meta, parang like, kunwari, this year lang, tapos this month or last month, nakikita ko yon. Or kung at all, hindi kayo nakalike, tapos nangihingi kayo ng tulong. Parang, hindi ko man naiya, hindi ko nakalike, pero nangihingi ng tulong. Charot, hindi. Pero yun, nakikita ko. And nasa comments, pag sa comments, yung mga reklamong hindi ako nakakakuha ng client, parang 5 years na ako sa freelancing, wala pa akong client. Tapos pagbukas ko ng search kita sa Upwork or pagbukas ko ng nilalapag mong profile photo, pag nag-a-apply ka ng mga parang refer na job post, makikita ko yung profile photo nyo, parang yun, parang pagod na kayo sa buhay, wala pa kayong client, or bakit parang may kaso yung profile photo mo. So yun. Oh yun, 55 seconds na lang yung job post. Ay, yung ano, job post. Yung stars party, guys, kung magsisend kayo ng stars, send it now, para hindi ko alam mo na effect niyan, pero baka mamigay si ano. Ang alam kong pag na-activate yung stars party or pag may stars party, namimigay si Facebook ng ano, ng 75 stars. Pero hindi natin yata mamimigay. Anyway, sabi sa Zoom, pa-shoutout naman daw kay Julie na watching while nasa Lamay. Hindi ko ano, kung ano, paano yung combination na yun, nasa Lamay ka, sanonood ka ng Molongski, tapos ano yan. Oh, tamang-tama naman, naka-block tayo. So, parang, ayun. Nabudol talaga si Eloisa. Thank you sa additional 60 stars. Kim sa 45 stars. Hindi makinis yan. Ano yan? Sa lighting ng monitor. Dapat kasi, ang lighting nyo lang monitor. Itong stars na lang. Thank you sa 30 stars, Justine. Shout out kay June. Ayan. 251, 253 yung tao. Oh my God. Oh my God. So yan, kasama ko sa Zoom yung ano, mga Molongskers. Noel, na nagbabalik. Uy, ngayon ka lang nagparamdam. Pin natin yung ano mo. Thank you sa 270 stars. So yun yung backstory. Kaya ginagawa natin to. And in the next few days, pagkaya ng katawan at oras natin, try kong gawin yung ano. Pinaghandaan ko talaga yung topic na to. Sa sobra kong pinaghandaan, nilagay ko lang sa notebook. Hindi. Feeling ko kasi nasa isip ko naman lahat. Kaso lang di ako organized. Kaya. So for today, we're gonna talk about yung profile photo. But in the next coming days, we're gonna talk about yung whole Upwork profile. So we're gonna, next one we're gonna touch on would be headlines or yung Upwork titles na sinasabi nila, yung overview, yung skills, yung rates mo, and then portfolio. So we're gonna talk about all those things. Siguro aabot to, magbibleak to hanggang next week.
So profile photo, sinong ano, sinong gustong buksan natin yung profile photo? Feeling ko sinong gustong ano, instant hilot sa live? Wala. Si June, yan. Gusto natin sermonan. Kumanda yung profile photo mo. Sandali. Naka-ready mo ba yung profile photo nyo, guys? Sabi ko, mag-ready kayo ng profile photo. Sandali. Bago natin buksan yung ano ni June. Buti na lang, hindi siya June-June. Gano'n ba ka-importante yung profile photo? Bakit ito yung parating sinasabi ko? Parang two years mahigit ko nang sinasabi yung profile photo. Yung profile photo kasi, if you look at it on a 10,000 foot view, which is yung take the bigger picture, yung logo, yung ano mo, yung profile photo mo is parang yung logo mo na mismo. So kung may businesses like Nike, Apple, isipin mo tao sila, yung mukha nila bago makita sila, bago kausapin ng mga tao, yung mukha nila o yung profile photo nila is yung logo nila. Ngayon, nung nag-start ako sa freelancing, parati kong ginagamit sa mga ganitong topics, parati kong ginagamit yung sarili ko kasi kagaya niyo rin ako, nag-start ako with zero clients, wala ko alam ng sa mga ganito, yung profile photo ko sa Odes noon, tabingi pa yung nakaganon. Sabi ko, ano, tawag noon? Para ano? Pero noon pa lang, inisip ko, may strategy na ako para titignan ng client, mapapaganon. Mag-spend siya ng konting oras. Either mata-turn off siya or ma-attract ko siya or karamihan din ng clients, walang pake, as long as you can deliver. So noon pa lang, hindi ko alam na pinoformulate ko na yung Molongski method. Pero hindi ko alam yung mga galawan sa freelancing dati. Basta may profile photo ka, may title ka, kung ano, no. Lahat, tinake for granted ko. Late ko lang na, ano, na naging nag-strategize mga 2013, 2014, 2015 na. So, yun. And, shout out kay Marge, boses ni Papa Jack. Nakakamiss din mag-live, kaso lang, mahirap mag-live na nakaka-drain. Siguro pag ano, full-time na natin streamer. Charot. So yun, and then sa bigger companies, going back to yung profile photos, sa bigger companies, meron tayong silang sinasabing na, branding strategy, marketing. Ang pinaka, isa sa mga pinaka-crucial parts nun, yung logo, which is, in your case, your profile photo. So, ganun ka-importante yung, ano, yung profile photo mo. And yun nga, yung parang, in my hope na sana makalis kayo sa employee mindset nyo, you start treating your freelancing as a business. And sa business, kailangan mo nga ng branding. Magsisimula. So, tingnan lang natin yung four key parts ng isang branding. Yung identity, yung meaning ng kung sino ka, yung response mo, response ng brand mo, and yung relationship mo. So, yun yung key parts na gusto kong i-tackle sa inyo in branding. In lahat yun, swak na swak sa pagiging freelancer mo, kahit for example na lang sa Upwork. So, identity mo, establish mo yung identity mo using your landing page, which is your Upwork profile. So, pinakamalaking parts doon yung profile photo. And, tignan natin. Mag-share screen ako, so tignan natin. So, sa mga gumawa ng assignments, comment nyo naman kung anong nakita nyo, ano, size ng profile photo. Anong dapat size ng profile photo na nilalagay sa Upwork? Comment nyo. Anong nakita nyo yung profile photo sa Upwork? Anong mga parang rules? Wala. Five MB. Ano MB? Megabytes? Megabits. Si Luisa lang yata yung gumawa ng assignment. Dami nag-try. So, trick question natin yon.
So, isa-search na lang natin. Ganito yan, guys. Mag-share screen lang ako. Wag na, Beng. Ito lang. Sabi mo lang may live para ano. Kasi magugulo. Sige, sige na nga. Papasukin mo na lang din sila. Sorry. Papasukin natin yung mga nag-join sa live sa Zoom. Tapos papalitan ko na lang yung link afterwards. And search natin. Ganito lang kadali ang buhay usually. And ito ang pinaka-key na skill. Ano sinishare kong screen? Sabi nyo kung ano, Pornhub yung nakashare na screen o yung ano. Baka biglang Pornhub pa yung nakashare na screen. Hindi ko na malayan. So, ganito lang. Search nyo lang. Upwork profile photo. Tapos, lalabas na yung ano. Hanapin natin yung ano. Ano bang sizes? Ito. Lahat ng sagot nyo, ng mga tanong nyo, pag nag-start kayo sa Upwork, nasa Upwork lang mismo. Pero ang hirap hanapin. Sano ba yun? Yun din yung ayaw ko sa Upwork kasi may hirap hanapin minsan yung ibang information. But ang minimum, pag gumagawa kayo, nagsisave kayo ng Upwork, pag nilalagay ko ng Upwork profile photo, make sure nyo is yung nabasa ko 250, pwede hanggang 250. Tapos 4,000 by 4,000 pixels. Square siya eh. So, isi-save nyo ngayon siya, i-optimize nyo for that size. Pag naglalagay kayo ng paggaling yung mga picture nyo from SLR, mga mirrorless, masyadong malalaki yon. So, i-convert nyo siya into something smaller. The best way you can do it is upload nyo lang sa Canva. And then sa Canva, may tawag nun, open lang kayo ng Instagram post. Doon nyo ilagay yung photo. Square na yon. Tapos doon kayo mag-layout. And then you can always push yung ano, yung dimensions ng profile photo nyo sa Canva hanggang siguro nag-start yun sa 1080p o times 2 or times 3 nyo, pasok pa din. So, dun yung may make, yun yung pinaka-efficient way para ma-make sure nyo na pasok agad sa dimensions kasi ang dami kong gustong i-ano. Alam ko to dati kasi frustration ko to. Parang, uy, ang ganda nung kuha ko dito sa SLR na to. Tapos, hindi ko malagay kasi may limit pala yung dimensions. So that just yung size. Kahit malaki yung size ay kahit magaan yung photo pero lampas naman sa dimensions, hindi rin tatanggapin ni Upwork. So dun pa lang, alam mo na kung saan ka magsisimula. Hindi ka lang maglalagay ng basta photo doon. So parang first time yata night yung mag 300 views. So yay, ay hindi na 300. It doesn't count na. So pag doon pa lang alam mo na. So the next thing you know is anong mga bawal sa ano Upwork photos. Tingnan natin. So sinasimulate ko. Sabi ko gagawin ko sana 'to para prepared pero itatry ko na lang hanapin kasabay niyo para makita natin gaano paano tayo makakarating doon Upwork profile photo requirements. And pupunta lang kayong ganito. Tingnan natin. Ano sinasabi nila? Meron yung actual rules ni Upwork eh. Sa Zoom, meron ba kayong nung copy nun? Yung link. Hanapin natin. Kung may link kayo, post nyo na sa comments para ano. Puro ito yung mga articles kasi sa ano, what is acceptable yan. Baka magbigay sila ng link. Meron yung eksaktong link para sa ano eh, profile photo. Wala. Hirap hanapin. Wala. Hirap. Ngayon ito kahirap. Freelancers. Ayun. Sample photos. Tingnan natin. Kasi usually, parang blog post ng mga, ano, hindi mismo. Best practices. Ito. Yun, salamat. Thank you, kay Ariel. Akala ko yung Ariel namin. Yun. So, knowing this thing, so 250 hanggang 250 by 250, 400 by 400 pixels, tapos JPEG, PNG or GIF. Wait. Pwede ang GIF? So, pwede akong mag-GIF? Try ko nga mag-GIF minsan. Find your best light. Ito yung mga objective na sinasabi na best practices.
Pero pag best practices kasi, pwede mo pa siyang i-push to get the best profile photo para sa'yo. Simplify the background, focus on your face, get ready for the photo shoot. Diba? So, dun pa lang, pasok naman yung mga profile. So, ganung information. Sabi mo, eh, Lods, pasok naman yung passport photo dyan. Anong pinagsasabi niyan? So, yun. And then, may mga example na sinasabi dyan. Nakikita nyo yung exclamation point. Pag binuksan nyo yung article, mayroong exclamation point, bawal daw. Tapos, green check mark, green bawal, red bawal dyan. Tapos, yung naka-green. Not to say na tricky kasi sabihin. Pero yon sa atin, sa yung Molongski method is we attract the client we want to work with. So yun yung parang target ko, like yung ultimate target ko para makatrabaho nyo yung client na gusto nyo para sa inyo. Parang naghanap ka lang ng karelasyon, tapos gusto mong maging karelasyon is yung gusto mong tao. Hindi lang yung basta-basta mag-offer sa'yo, uy, gusto mong maging jowa kita? Tapos ikaw naman, wala kang jowa, sabihin mo. G, ganun ka naman. Or gusto mong madiligan. Sabi mo, G ka na mo kagad. So, wag ganun. So, dapat pipili tayo ng gusto natin makatrabaho. But now, at least alam natin yung basic. Hindi, may rules pa to eh. Hanapin ko minsan yung rules. Tapos, ano. Select a profile photo. Ato yata yun. Pero yun. So, parang diniscribe nila yung Upwork, yung passport photo. Ngayon, ginamit ko si Che na example kasi ang galing na ginawa ni Che. So, pinag-aralan niya yung mga anong pwede saka hindi pwede para maging ganun yung itsura niya. Ngayon, kung hindi ka informed, kung hindi mo in-inform yung sarili mo ng mga bagay na pwede at hindi pwede, dililimitan mo lang yung kaya mong gawin. Or, kasi, tawag nun, sige na nga, ito lang. Kasi in-assume mo na ito lang yung pwede sa profile photo. Eh may mga pwede pala, hindi pwede. So, sinubukan mo na bang nandyan yung mga nagsubok na naglagay ng aso sa profile photo nila, mga pets nila, pwede naman. Nandyan yung drawing nga. May nakita akong drawing yung profile photo, pwede naman. Nandyan yung nakatingin doon, pwede naman. Sinasabi lang hindi ideal yun, pero doesn't mean hindi pwede. So, pag-aralan nyo yung mga ganon and yun yung first key step. Hindi tayo nag-jump kagad sa paano ba dapat. And kung paano... So, alamin nyo sa sarili nyo, after nitong live na to, tignan nyo yung article, basahin nyo. Tapos, so turuan ko na lang ang purpose nito, how to yung push yung limits, yung boundaries nun, to what is acceptable and at the same time be able to help you find the client you want to work with. Saka pwedeng ilagay experience Molongski. Pwede yan, pwede mong ilagay. Sabi mo ano? Magmimigay tayo ng Molongski. Magmimigay tayo ng certificate after nitong live na to, Molongski University. Baka yun or not. Hindi. Pag nagka-oras ako, gawa tayong mga kalokohang certificate. And so yun yung ganun ka-importante yung ano. Pag kailangan nyo malaman muna yung basic. Kagaya ni Shea, para nagawa niya yung driver's license niya, alam niyang pwedeng maghikaw, alam niya minimal makeup, mga ganong bagay. So yun. May tanong guys so far? Inom ka ng ginger tea. Kahapon pa itong masama yung boses ko eh. Absent ako ato sa work. So yan. So good evening sa lahat. Walang tanong so far. Sip tayo ng kape. Ano lang ako ng shot lang ako ngayon. Hindi ako naggatas. Kwento ko lang na yung gusto kong pangkape. Parang 7 years ago po ko siyang tinitignan. And isa sa topic namin sa Molongskers kahapon sa GC is yung manifesting. Yung claim it, mga usong sabihin kasi masarap sabihin and maganda sabihin at sinasabi ng iba kaya sinasabi din natin. And yun yung standpoint ko. Hindi mo basta-basta sasabihin lang yan. Kailangan mo paresa ng gawa. Yun. Tapos iisipin. Siguro hindi ako naniniwala sa mga manifesting na yan. Pero karamihan ang nangyaring maganda sa akin. Nag-start sa manifesting. Pero sinabi ko sa sarili ko or hindi ko sinabi. Naisip ko.
Tapos eventually down the line, nangyayari. So, isa ako sa fan ng magic na yun, ng universe. So, ayun, commercial. Going back, so yun nga, yun yung objective side ng mga bagay-bagay. Dapat alamin nyo yung dimensions, yung bigat ng file, anong sinasabi ng Upwork mismo about it. So, alamin nyo muna yun bago kayo mag-jump into, ayun, paglalagay ng profile photo. Hindi lang sa Upwork, but go, kunwari may LinkedIn kayo, may freelancer, may Fiverr. Alamin nyo muna yung objective data. Now, since na-bless tayo na may access tayo sa over thousands of freelancers and daily interactions every day and nakakit and may mga may data pool tayo. So, what I usually do, hindi ko alam kung sakit ko to or ano, is I observe nga and then I look at people's profile photos and profiles lalo-lalo pag naglalapagan ng ano, i-refer. So, I take my time to look at yung mga profile photos. So, I would know yung ano, yung sitwasyon ng mga freelancers, yung mga successful, anong ginagawa nila and anong ginagawa ng mga hindi successful o yung mga hirap o yung mga kulelat sa freelancing. Karamihan nga sa kanila is yung Upwork profile photo nila is yung white background pa din. Yung mukhang pagod, hindi nangangiti, yung hindi masaya sa buhay. Siguro hindi talaga sila masaya sa buhay and sila yun. Yung iba, hindi nag-effort. Tapos, kung anong color background, meron pa yung may pattern. So, hindi pinag-isipan. Siguro kanila nila pinag-isipan, pero hindi nila alam yung consequences na maglalagay ka ng red na background eh maglalabas kang parang kaaway, parang villain. So may mga ano, yung mga simpleng psychology behind the colors ng nilalagay mong background. Parang kung yellow, happiness, kaya karamihan ng mga nakikita yung ano backgrounds or may ibang logo, malaki yung yellow kasi may psychology yung mga colors. Tapos hindi lang basta, uy, kasi favorite color ko red or pink or kung ano mang sabihin. Ang favorite color ko RGB. So, RGB na lang ilalagay ko sa profile photo ko na background. So, mabang ibig sabihin yun tapos hindi pinag-iisipan. And it's okay kasi hindi ko rin alam yun dati up until ilang beses ako nag-fail. And bakit ba ako nag-fail? So, ayun, pinag-aralan ko bakit ako nag-fail. So, yun yung mga observations. And then, and ang kasunod nun, yung mga kasamang problema nun. Pag naglagay ka kasi ng ano, white photo background, it just, tapos, makikita nyo naman yung difference sa mga Upwork. Hindi nyo pala makikita ko lang yun, sorry. Pag white background kasi ang plain, hindi ka mag-stand out. So, isipin mo na lang, parang nung panahon namin, mga parang biodata lang, di ba? Ganun kasi tayo nasanay. Biodata, resume. Parang kailan ko lang, later in life ko na lang nalaman yung ano ng resume. Hindi nga kami tinuruan ng high school magsulat ng resume. Ito tinuruan yata kami pero nakalimutan ko lang. Nabutan ko biodata. Yung magsasubmit ka ng ano, biodata. Nala ko pagbaba sa Manila. Biodata pa din yung gamit ko. So, basta may picture ka lang, pupunta ka sa ano na tawag doon, ano? Sa pinupuntahan sa pagpa-picture. Nakalimutan ko yung sikat na puntahan ng picture. Sasabihin mo 2x2. So mga ganun lang. Ilalagay sa biodata. Naabutan kasi natin yun. Nakasanayan natin yun. So, hindi natin masisisi yung sarili natin kasi yun yung dynamics in place na naabutan natin. Inakala natin, okay yun i-translate and ipunta kahit sa Upwork. So, ayan. Gagawin natin. Akala natin okay na yun. Kasi initially, ang behavior natin, profile photo, ha? Photo, paglagay ito. So, ayun. And, problema nun, pag white background, hindi ka mag-stand out. And, it's gonna say a lot of things like, okay ba katrabaho? Tatanungin yun na client, okay ba katrabaho? Ito mukhang hindi siya masaya sa buhay. So, parang hindi siya masaya katrabaho. Mga ganung bagay ang mangyayari and magiging problema pag hindi mo pinag-isipan o hindi ka naging strategic sa Upwork profile photo mo. Or parang ang sakit sa mata ng ano ng background ng profile photo niya, bakit ang ginamit niyang kulay sa Upwork profile photo niya na background is
radioactive na plema. So parang so may ibig sabihin yun, or parang yung dilaw, basta bakit parang may nakakainis na dilaw, yung tinge ng dilaw, may hindi lang basta dilaw. Earlier, last year yata, ginamit ko example yung dilaw, tapos biglang umuso, tapos kung ano-anong dilaw yung nilalagay na background. Hindi ganoon, may masarap na range ng dilaw. Masarap sa mata na range ng dilaw. The best way para malaman nyo yung masarap na range ng dilaw is tignan nyo na lang yung mga logos. Tignan nyo, ito pala yung mga ginagamit nilang dilaw. So, ganyan. So, hi sa mga ano. Any questions so far? So, yun yung mga problema sa Upwork photos. Kung hindi pinag-isipan, ganun yung may encounter nyo. And it's valid na hindi nyo alam na ganun pala yung effect pag hindi, or ganun pala yung isipin ng mga clients pag hindi mo pinag-isipan yung mga Upwork profile photo kinainin na yun. Tapos, nasanay tayo na ano, na conservative yung Upwork profile photo natin. Kasi Pilipino tayo. Sisisi natin sa pagiging Pilipino. Hindi, charot. Hindi, kundi dahil sa dynamics in place, sa nakasanayan natin, sa inherited wisdom, like, itong ginamit ko, yun din gamitin mo. So, parang, uy, anong ginamit mo sa ano? Itong mahilig ta. So, additional observation is, anong ginamit? Paano yung profile photo? Ganito lang yung ginamit kong profile photo. So, ikaw naman, gagamitin mo. So, susunod, may magtatanong sa'yo, ito yung ginamit kong profile photo. So, nagpapasa-pasa na lang yun. And then, when I was new sa Facebook scene, kasi hindi ako mahilig mag-Facebook dati, pang stock lang ng mga kaibigan, ganyan, kapamilya, hindi ko alam yung mga ganyan. Tapos, nakita ko, bakit ganun yung mga profile photos nila? So, bakit, but parang wala pang nakakaalam na pwede mong gawing profile photo yung profile photo mo rin sa Facebook. Bakit walang ganun? So, ang challenge nun was to introduce yung radical concept na yun, kasi tatawanan ka, iisipin na, uy, hindi pwede yung malanding photo, hindi yan professional, lalong-lalo na sa mindset ng conservative or traditional mindset, mahirap baguhin yun. So, it was both a challenge and parang, hindi challenge na parang ano, alo na kailangan mong bunggin, kundi parang more like problema, paano ko i-introduce yung concept na yun. So, the best way was to be funny about it para lumawak yung inception phase muna, yung parang, uy, pwede pala yun, yung ha? Pwede pala yung malanding photo, yung may cleavage, yung may masarap ng ngiti, yung kita balikat. Ang nakasanayan kasi dati, yung parang naka-Amerikana ka lang sa taas. Kaya nga, umuso yung ilalagay yung mukha sa mga pre-made ng naka-Amerikana, kasi yun yung nakasanayan tayo. And then, so, I introduce yung concept nung, yung Molongski method na, yung Molongskified na profile photo. So, the best way to immediately create an impact and, yun nga, make waves na, pwede pala yan, is yung introduce nga yung malanding photo. And, nag-work yun dati, kasi, ang dami pag pleasing na kagad yung makikita, yung masarap yung ngiti, parang social media network, mga social media kineme. Dati, nung sa lumang algorithm ng Upwork, malakas yung visibility mo. Pag makita ng client na ganun ka, or sa pool ng mga proposals makita ng ganun ka, boom, biglang may job offer ka pa naman. May job offer ka agad. E nangyayari yun dati, which is mas mahirap na ngayon. It doesn't mean na hindi na siya nag-work ngayon, nag-work pa din. So that's one approach. So yun, gusto ko lang sabihin, I'm gonna end that small topic na sabihin na yung mga Upwork profile photo nyo, yung mga Facebook profile photo nyo, mas magaganda pa kaysa sa Upwork ano nyo, profile photo nyo. Nakikita ko, bakit mukha naman siyang okay sa Upwork photo niya, ay sa Facebook photo niya, pagbukas ko ng Upwork, but parang pagod na siya sa buhay. So ganun yun, parang ha? So kung payat ka dun sa Upwork profile photo mo, sabihin mo lang nagka-pandemic, 'di ba? Kaya lumobo ka or something. Hindi naman titingnan, hindi naman sasabihin i-up na kailangan within 2 weeks yung Upwork photo mo. So
hanap ka ng ano that best represents you sa feeling mo. Pero at the same time, isipin mo parati yung outcome. Hindi lang yung puro ikaw, ikaw, ikaw. Ito ang gusto ko because it makes me feel good. That's okay, that's valid. Pero at the same time, be strategic about it. Pag itong nilagay kong profile photo, ano ang outcome? Iisipin mo, ilabas mo yung pag-iisip mo towards yung outcome, hindi sa sarili mo. May mga personality talaga na self-directed parati. Like, ito ang gusto ko sa akin, ito ang pinaka-importante sa akin, this is what I value. Okay lang yon. Pero at the same time, sana i-consider mo rin, lalo na pag business ito, at dito ka magkakapera, isipin mo rin yung outcome ng lahat ng actions mo, including yung pagpili ng profile photo. So my question so far, charming ng ngiti siguro. Paano pag malalanding photo ng lalaki? Ganun lang din. Huwag lang diretsong ganun, ngiti ka. Ang problema, mahirap sa lalaki kasi hindi ganun kadali i-hack yung ano, yung psychology pag babae yung mag-hire or kapwa mo lalaki sa lalaki yung mag-hire compared sa babae. Mas madali i-hack yun minsan. Hindi ko alam bakit ganun pero yun yung nangyayari kasi ganun yung ano, kinayin best. Pero basta, pag lalaki, ngiti ka lang, yung parang kinikilig. Sabi ko nga dati sa post na hindi nyo binasa, yung parang bago ka or habang kinukuha ka ng picture, isipin mo na lang, nag-message si crush mo sa'yo. So yung parang mag-isip ka ng ano, crush mo sa social media, isipin mo, nilike niya yung post mo or nag-message siya sa'yo, inaabangan niyo, parang excited kang buksan yung message niya sa'yo, yung DM, yung PM niya sa'yo. Tapos hindi mo lang mabuksan kasi kinukuha na ka ng camera. So isipin mo yun, tapos ngiti ka, yun na yung kuha ng ano, yung masarap ng ngiti. So, yun yung trick ko. Yung yellow, tuturo ko mamaya yung magandang yellow thread. So, yun. So, may mga questions or mga problems kayo na-encounter na hindi ko ano, or mga bagay na hindi ko pa nasabi so far. If wala, we're gonna go back dun nga sa pinagsasabi ko kanina na may associated psychology dun sa mga profile photos. Oh my God, 626 na. So, ito kasi yung mga hiring managers, yung mga agencies, yung mga recruiters, nagkaroon sila ng training. Lalo na pag ingat tayo sa sabihin. Okay, sige. So mga ano, karamihan ng clients natin, usually foreigners naman, di ba? So nakakapag-training sila ng ano, ng ito yung klase ng isang ito yung klase ng mga clients. Siguro nag-take sila ng psychology sa college, yun yung tinapos nila, yun yung may master sila. Alam na nila yung mga bagay na to. So ito yung mga titingnan nila pag nakakakita sila ng applications or profile photos applications. Kahit mga Filipino na HRs, ganun din yung training nila, I imagine. So, alam either psychology graduate sila or may background sila sa psychology, alam nila to. Pero at the same time, ang hindi nyo tinitake into account is tao pa rin sila. So, hindi sila bot, hindi sila AI. So, may mga biases sila, tayo. And then, minsan, ang process kasi kailangan, ang goal mo lang is makahanap ng tao na pupuno dun sa position na yon. I-hire. Ito kasi yung general or bigger situation na nangyayari. So, hindi sila nag-step back. Baka I'm being biased. Like, kasi it takes only 1/10 of a second. Sabi nga, it takes only 1/10 of a second para pagkakita ko ng profile photo mo, may judgment na ako sa'yo. So either active judgment or yung subconscious mindset na yung itsura mo, in-associate ko na sa mga kung ano-anong bagay nangyari sa akin sa buhay. Yung ano, pagkulot. Yun yan. Ano na yung meme sa kulot? So, tingin tayo sa kung ano yung sabi pagkulot? Ano sabi? Tapos pagkalbo, manloloko. Mga tipong ganon. Yung mga pagkulot, salot, di ba?
pagkulot sa halod, lalo na, kunwari, ex niya, kulot, tapos niloko siya, kahit hindi niya ex yun, sasabihin na, masama yung experience ko sa ganitong tao. So, ganun. Or pagkalbo, manluloko. Mga tipong ganun. Or, sana, clear na yun. Basta kulot pogi. O yun, basta kulot pogi daw. O yun. Depende kung pleasing or negative yung experience nung tumingin sa photo mo dun. And the thing about yung biases is automatic yan. Wala tayong kalaban-laban. Hindi natin makukontrol yan. The only way we can control it is to step back. Pero most people na nag-hire don't have the time to step back and like, okay, baka I'm just being biased. I'm gonna create an objective assessment sa profile photo nyo. So, pero yung first 10 second, sir, first 1/10 of a second, hindi mo na mababawi yun. Nagawa nangyari na yun. So, depende na lang sa tao kung capable siya mag-step back and then, okay, baka I'm being biased. Which is kadalasan din nangyayari. So, yun. And then, yun yung pag gusto mo naman parang hiring managers, agency, na ruta, which is probably 60 or 70% ng mga trabaho sa Upwork. Pero may 30%, ito yung pool kung saan yung makikita si the one. Yung mga direct clients. Yung mga direct clients, regular na tao like you and me, may business sila, or sabi mo na kahit CEO, tapos na parang kapareho mo lang, kaso lang mas may progress na sa buhay, mas naunang naging successful. O diba? Iningatan natin sabihin, hindi sila mas naunang naging successful sa buhay. Ganong mindset lang. Baka malay sa susunod kayo na yung magiging next CEO, next maging successful sa buhay. So yun, mga tao lang din sila. And pag mga tao, regular na tao, walang training sa mga ganyang bagay. Hindi nila alam yung mga biases. Pinag-aralan ni Lou yan siguro sa high school, college, or nakitang article about it, pero hindi actively practicing it sa kanilang decision making. And that's, and yun, ang pwede mong i-hack. Isa sa mga psychologists na, and alam to ng mga gumagawa ng social media. Kaya nga nilagay nilang isa sa pinakamalaking feature sa isang deciding feature sa profile mo, kunwari sa Facebook, sa Instagram, is may profile photo ka. Isipin mo na lang kung walang profile photo. Ang mga ganun. Hindi magiging successful lahat at hindi mo masasabi kung sino ka. Ngayon, medyo magkaiba yung psychology dito sa social, yung interpretation ng mga bagay-bagay sa social media and then sa Upwork. Kasi sa social media, pag sinabi, pagpalit ka daw ng palit ng profile photo, ibig sabihin daw noon, insecure ka. So hindi mo rin pwedeng gawin, hindi pwedeng i-translate yun sa Upwork profile photo mo kasi you're being strategic about it. Understandable na pwedeng isipin yun sa social media or sa Facebook or Instagram or kung saan ka man. Kasi you have the same set of friends na makakakita nung pagpapalit mo ng profile photo. Pag sa Upwork or sa ano mo, you get new eyes every time. So hindi nila alam na yun yung profile photo mo 3 days ago. Ay hindi na, or yung 2 days ago. So yun. So pwedeng palit ng photo, ng Upwork profile photo every time. Kuya, paano maging kaming matatanda na mas maputi ng buhok? Turn off ba yun? May tanong. Hindi rin. Mas maganda nga kasi ina-associate yung puting hair na pagiging knowledgeable sa mga ano. Pag mas matanda, yun yung biases. Pag mas matanda, mas may alam to. Ito rin yung sakit ng mga mas bata yung itsura, yung mga parang lalong-lalo na Pilipino. Kasi bata yung itsura, lalo pag may Asian genes. Is magiging sakit. Bata pa to pero 30 na. Kasi yung 30 dito sa America or sa West or sa First World, iba yung level ng nagagawa na. So isipin mo haka pang 10 years old. Anong kayang gawin nito? So may kasamang bias yun. Usually yun yung binabarat. So if you can try to make your profile photo look as an adult, mas maganda. So, yun nga. Race, ethnicity, religion, discrimination. Yun, may mga ganun na rin. Depende kasi yung mga tao yan eh. Kasama yung mga ano nila. Kasama sa core nila yung race, ethnicity, religion, discrimination. And may mga biases that go with it. So kung hindi aligned sa kanila yung mga ano,
yung mga nakikita nila sa ganung aspects, magkakaroon ng biases that might be against you. So, and then another psychology is yung pag sa profile photo mo raw sa social media, may kasama ka parating partner, then ang translation daw noon, excuse me, is equally ka-importante or part ng sarili mo na yung ano, yung partner mo, yung jowa mo, yung asawa mo, or in this case, ang nakikita ko nangyari is yung pet sa Upwork. Experimento for a while. Pero, ang makukuha mong clients pag may pet ka sa profile photo mo, hindi ito ina-advise na Upwork, pero nag-work, is makukuha mo yung mga parang pet lovers. And, kung pet lovers na sa Pilipinas, mas pet lovers sila sa West. Yun yung parang second anak nila. Ang nangyayari kasi dito, pag 18 na yung anak nila, or ano, pag teen na, or 16, or pagka-graduate ng high school, wala na silang, ano, umalis na yung mga anak nila, they do what they do. Ang naiiwan na lang sa bahay, yung mga mag-asawa, or yung single parent. Tapos, ang sabi nila, parang ano, emptiness na ang tawag nila. And kung pasok sa personality nila, kailangan pa rin, may love pa rin silang kailangan ibigay, i-show, kumuha sila ng pets. So, sila yung outlet ng mga bagay-bagay. And, yun nga, pwede mong i-hack yung knowledge na yun. O, diba? Pag alam mo mga bagay-bagay, pwede mong gamitin pang hack. And, kung makakuha, sa profile photo mo, may pet ka, so, tamang-tama, naghahanap siya ng SMM para sa pet business niya, tapos nakita niya, may pet ka, boom! You're into pets as well. Makakuha. Uy, parang, uy, may pet siya, may pet din ako. Uy, kabuhareho ng aso niya, yung aso ko. Boom, kakausapin kita. So, mga ganung bagay, you attract the clients you wanna work with. So, one way. Si Jocelyn nga, isang successful dati nung iba pa yung algorithm. Si Jocelyn, nanghiram pa ng aso para isama sa profile photo niya. Boom. Nagkaroon ng sunod-sunod na clients. Graduation photo. Yun pala. Kaya dapat nagbabasa ako ng notes eh. Graduation photo kasama sa observation. Alam ko proud kayo dyan. Sensitive topic to eh. Pero may kailangan magsabi sa inyo ng ano. Pero kahit sabihin natin yung proud tayo dyan pag graduate. Proud ako ng graduation. Naging ganyan din ako. Ginamit ko rin yung graduation photo ko. Kaso lang, pag graduate ka sa mga bansang hindi nila kilala or hindi sila other than nung bansa kung saan sila ngayon, ito yung general, may mga exceptions of course. Kunwari sa US ako, tapos graduate ka ng kung ano mang graduate ka, yun yung ano mo iisipin, parang ano ngayon kung graduate ka, lalo na pag sa university or school na hindi nila kilala kasi may kasamang biases ulit na. Kaya nga ako nag-hire ng someone from the Philippines kasi mas mura. So parang mga ganun. So isipin pag hindi i-value masyado yung graduate ka. Pero may mga clients din na, uy, graduate siya, ibig sabihin, makakatrabaho siya, magiging maayos. Pero kung graduate ka nga tapos yung the rest of your profile, hindi naman akma or babagay dun sa akma, lalim ng akma, di ba? Sabihin nyo nga, kailan nyo last ginamit yung word na akma? Di ba? Wala. Ako, nagamit ko ngayon. So, kung hindi akma, yung pinagsasabihin sa rest ng profile mo, dun sa itsura mong graduate. So, kung hindi ka naman tunog graduate, no offense, mahirap din ibenta yun. Nakalimutan ko sabihin nga, yung pag-branding strategy, which is yung target natin this week, holistic approach yun. Hindi pwedeng ano lang, segmented. Like, profile photo ko the best, pero the rest, nga. So, wala rin effect yun. So, ang branding strategy, kailangan mag-work and holistic approach siya. Hindi lang pili. So, yun. So, ngayon, alam niyo na yung mga saan man tayo ulit? Ano yung naligaw ako? Graduation photos. Hindi ko sinasuggest yan. Sorry. For me, hindi sinasuggest yung ano, graduation photo. Mas magandang kunin nyo yung hindi kayo
toga naman na. Yun yung gamit ng mga professional. Kasi sasabihin na parang fresh graduate, wala man itong masyadong alam. Uy, fresh graduate, pwede ko itong budulin sa $1 per hour or $2 per hour. Ganun yung mindset nila. Like, uy, fresh graduate, I can take advantage of this person. Like, when you have yung, against yung, kunwari, naka-coat and tie ka na, or whatever, that makes you look a little bit more professional. Yung graduation toga nila. Yes, you can use it, but do I suggest it? No. There are better ways. There are better ways to approach your Upwork profile photo than using your graduation. So, yun. So, valid yung question ng galing ng question. And yes, based ako sa US. Color, vibrant colors. Always think of the output. So, pag ginamit ko sa US, ang hilig nila sa hair colors. Like, sa bata, sa matanda, like 60s, 70s, may hair color pa sila. May, ang playful nila sa hair colors. Which is hindi ko nakita when I was in the Philippines. So, hindi masyadong uso, hindi sila masyado ka-judgmental sa inks, sa katawan, and then sa hair colors. So, yun. Kaya nga, sikat si Blandina, charot. Hi, Bautista. Panorin mo yung titos and titas sa freelancing. Nandun lahat ng kailangan mo. Lahat ng payo, nandun. Kung hindi pa, may tanong kasi sa ano, anong ba yung mapapayo sa newbie sa freelancing, gustong pumasok. Check nyo lang yung videos tab. Meron doon playlist or series for titos and titas sa freelancing. Naghang yata tayo. Naghang ba tayo? Ayan. Nandun lahat. Kasama yung mga titas, mas maraming insights na pag-usapan. Hindi lang ako, kundi mga kasama yung titas. Nag-end ba yung live? Marami rin siguro freelancer dito, hindi po nag-end. Nakanganga yung ano ko eh. Yung profile, yung... Masyadong gusto. Hindi masyadong. So, yellow. Ito yung ano ah. Itong gagamitin kong yellow. Ano ba yung notes ko? Kailangan ko nang may pasok pa wali 7, so may 9 minutes pa tayo. Iiwan ko yung Zoom, mag-usap-usap kayo ah. Tapos kayo na bahala mag-end. I-end ko lang yung live. Oh, ito pala itong may part 2 to. Ipa-part 2 na lang natin yung example kasi hindi pala kaya. Sabi ko 1 hour, ikakasya ko lahat sa 1 hour. Pero marupok tayo, hindi ko talaga kaya yung 1 hour. Agreeableness. Pag sinabing agreeable, ano yung ano? Pag agreeable kayo, mukhang agreeable. Sorry sir, 10 site. Sa Molongski page, nasa Molongski page lang lahat yan, Dexter John. Lahat na kailangan nyo nasa Molongski page, hindi nyo kailangan pumunta ng iba-ibang lugar. Check mo lang videos tab. Kung agreeable kayo, ano ibig sabihin? Unang encounter ko ng word na to, kasi parang agreeable. Root word agree. And hindi natin nagagamit usually sa sentences sa Pilipinas to and conversations. Like, he looks agreeable, she looks agreeable, like, he's an agreeable person, mga tipong ganun. So, anong mga, ano, anong understanding nyo or anong sa tingin nyo yung pagiging agreeable? Lag masyado yung sa Facebook. Mukhang mabait, madaling kasama makatrabaho, sabi ni Geraldine. Di ka mukhang tatablahin. Ano pa? Madaling makasundo. Yun. Gagaling, di ba? Ganyan din yung ano ko. Ganyan din yung mga unang ano ko. Madaling makasundo. Which is not wrong. Looks fit. So-so. Sabi ni Regina. Bakit so-so? So-so. Maganda. Pero taken in negative context. Pero actually, kasi di ba, ako yung client, pumunta ako doon para magtrabaho, para maghanap ng magtatrabaho or gagawa ng ipapagawa ko. So, I'm gonna look for someone na uunahin yung kapakanan ko kaysa kapakanan niya. So, isa sa mga tinitingnan is pag open ka, conscientious, lahat-lahat, may mga parang yung poses mo, pag ganun ka, medyo closed ka, sign of power, parang ganun, or parang
medyo intimidating kapag naka ganun ka sa profile photo mo. Maganda 'yon pag you're working with ano. Saka na sa next topic na 'yon. Pero ang hinahanap talaga ng mga clients ay ang taong agreeable. So, take note natin. Search nyo ito afterwards. So, pero yung agreeableness is yung ano, being able to put others' needs before your own. Diba? Yung kaya mong unahin yung kailangan ng iba bago yung kailangan mo. And it makes sense. Kasi nga, yun nga, papasok sila, may papagawa sila, uunahin mo ba yun? Kailangan nila kesa sa'yo. So, kapakanan muna ng iba. And papasok silang, hindi nila alam. Yun yung hinahanap nila talaga. Like, maghahanap ako ng agreeable person. Like, ito ang kailangan ko. Maghahanap ako ng taong unahin yung kailangan ko kaysa kailangan nila. Hindi sila papasok ng ganun. Pero subconsciously, yun yung hinahanap nila. So, dapat yung mukha mo or yung itsura mo sa profile photo mo, yung mukhang tipong mauuto ka nila. Hindi ganun. Basta patawa. Basta magiging, kaya mong unahin yung ano nila. Yung unahin yung kailangan nila, needs nila, or pinapagawa nila more than your own. At the same time, this can be exploited as well. Na parang, pag too agreeable ka, yes ka lang ng yes, sige unahin ko yung kailangan mo, detrimental naman sa yun, and then sa process mo. O, di ba? Madaya, napansin nyo, sinama ko yung, hiniwalay ko yung ikaw, saka yung process mo. Molongski method yun. And napag-alam ko na dominant yung pagiging, parang natural sa pagiging agreeable pag yung Myers-Briggs mo is yung ENFJ. So shout out sa mga ENFJ dyan. Kayo daw yung pinaka-agreeable na mga tao sa buhay. Sino mga ENFJ? Sino yung mga hindi alam ko yung Myers-Briggs? Kaya natin pinapagawa yung mga yan para alam natin kung asan tayo sa buhay. Ah, agreeable pala akong tao, yes. So, anong connect nun? Ba't importante sa akin yung ENFJ? Di sasabihin mo lang dun sa ano mo, sa profile photo mo, sa headline mo, ENFJ, excited to work with you, excited to carry out your task. Boom! May headline ka na. Mga ganung bagay, pwede nyong gamitin lahat. Walang tapon lahat ng sinasabi ko. And yun nga, sabi kanina dito, gusto makasundo. Kailangan naghanap din sila ng ano, ng agreeable person para walang conflict doon sa relationship. Like, may harmony and social harmony and cooperation. Yun yung ideal na gusto nilang makatrabaho ng client without them knowing about it. Like, yun. So, importante, like, how do I make my profile photo agreeable? Pwede nyo yung mga assignment nyo afterwards. So, yun. Okay, to 5 minutes. Social harmony. So yun na, mukha kayong agreeable. Dapat lahat na nagkaano na. Ano po yung ENFJ? Check nyo yung ano, Myers-Briggs. Ako, pwede kong i-ano, pag hinak ko yung Myers-Briggs, napapalitan ko. Pero pag sinagot ko talaga is, ayun, INFP ako. Pero, INFP sa trabaho or pwede magpalit pag ibang mga bagay. Pero it doesn't mean like, 100% ENFJ ka, pwedeng mga parang 49% pala tapos hati ka dun sa iba or parang 40% ka INFJ pero yun lang yung dominant sa'yo pero 39% pala yung kasunod mong bagay sa Myers-Briggs. Yun, no? Extrovertive, intuitive feeling, and judgment. Yun. Take nyo yun para alam nyo yung ano yun. So dapat medyo masyensya tayo sa approaches natin. Ayun din, naiba din sa kung kailan mo sinagot, kung pissed off ka nung araw na yon or kung may nangyari sa buhay mo, hindi ko ina-advise na i-take mo yun. So i-take mo pag medyo lang masyadong ganap sa buhay, mag-board ka. So yun. And lastly, I wanna touch dun sa yellow. Napaka-importante yung yellow na to. Pwede yung gumitin ibang kulay, pero ang sinasuggest ko talaga is yung yellow. Bakit ba yellow yung pinili natin? Yellow, syempre, ginawa ko yung assignment. Gawin nyo yung assignment nyo rin. So, pag yellow kasi,
Yan, pakita na lang natin yung mga brands. Ina-associate yung yellow. Ito, hindi parang, oy, yellow, para sang sunshine, ganun. Subconscious nangyayari to sa isip ng mga taong makakakita. Uy, yellow, parang ang bright ng personality. Ayun nga, associated sa sunshine, may hope, may, yung ano, masayahing tao, optimistic ng tao, happiness and full of energy. So, pag yellow yung background mo, yun yung target mong, parang yun yung parang gini-give out mo, yun yung communicate mo, parang logo pa lang, nakipag-usap ka na sa client, hindi mo na kailangan mag-submit ng proposal, doon pa lang, yun na yung proposal mo, ha? Masayang akong tao, kailangan mo ako. So, let your photo speak with you. Nakangiti ka, ang sarap ng ngiti mo, ang agreeable mo, itsura mo, tapos samahan mo pa ng yellow background. So yun, masayang tao, vibrant, full of energy, para siyang ray of sunshine sa madilim mong mundo, i-hire ko to. So, pwedeng ganun. Yun yung psychology noon on marketing side, attention grabbing talaga yung yellow sa marketing side of things. Sa psychology side of things, yun yung sinabi ko earlier na lalabas na masayahin ka ganyan. And then ang science behind din noon is yung yellow, isa siya sa mga first colors na prinasis natin nung infant pa tayo. So talagang recognizable 'yon, and yun nga, take that data into account, kaya nagagamit siya into marketing na napapansin kaagad, and then take that into account bakit ginagamit sa marketing, kasi ito yung psychology behind it. So how can you use all this and leverage it para sa freelancing mo? So yun, pwede kong gamitin yellow para doon sa mga gustong yellow, pero hindi sa lahat ng bagay pwedeng yellow ang background mo sa work profile photo mo. May mga fields na mas mataas yung success rate pag yellow yung background mo or pag may background color ka. One would be creative, anything creative. Pag virtual assistants, pwede rin. Pero pag more on yung mga professional side na or mga parang technical side na, hindi siya masyadong ganun yung conversion rate ng yellow. The best pa din is yun nga, masarap, magandang profile photo, agreeable na photo, tapos blurred yung background. And hindi tayo sponsored ni Canva, pero mukhang si Canva ang best tool for you to carry this out efficiently, tapos effectively. Kuha ka lang ng photo mo, lagay mo sa Canva, kaya na yung gawin yung trick, malinis yung pag-alis ng background, lagay mo ng yellow, yun. Or punta ka sa Canva, blur mo yung background, 10 to 15, minsan 5, or kuha ka lang ng, hiram ka ng kaibigan mong may portrait mode yung phones nila, tapos yun, yung blur na yung background. 5 to 10 lang ha, huwag masyadong blur yung background. Mga ganung bagay lang. Si Adobe, meron na rin yun, napansin, parang ginanda nila yung background removal tool nila, pero efficient way, in under 30 seconds, si Canva. Ngayon, paggagamit kayo ng yellow, gamitin niyo yung yellow ni idol natin na Cristo. So mag-enroll doon sa class niya para i-impart ko sa inyo lahat. Yung matututunan ko rin or may yung mga para ma-reinforce yung mga pinagsasabi ko sa inyo. Idol talaga yung nila. Kaya ako nagsasaype. Ito yung perfect range ng yellow na pwede nyo gamitin. Pinag-isipan na nyo ito. One of the best and creative mind out there. I-search nyo lang to, tapos ito yung range ng yellow nyo pwede gamitin. Huwag kayong gagamit ng yellow na ganito. O kung ano-ano mang yellow. May mga masakit sa matang yellow. Pag ganyan, mag-yellow kayong ganyan. Hindi ba bagay sa profile photo? Bagay yan sa ibang graphics, pero sa ibang bagay, hindi bagay. Hindi ba bagay? So, kuha kayo ng yellow dito kung kaya nyo i-gradient yung likod. Yan. So, hopefully, sponsor nyo, enroll ako sa kanya, sponsor nyo na lang, tapos share ko sa inyo yung napag-aralan na sa kanya. So, ganyan. Be humble to accept. May mga taong
mas may alam yung mga bagay-bagay, and we just trust their process. Like, ito, pinag-isipan niyan ilang libong oras, siguro hindi, ilang libong oras para makarating sa decision na yan yung gagamitin niyang yellow. Throughout his lifetime, alam niyang yan yung perfect range ng yellow. So, hindi basta-basta yellow yung ginagamit. Huwag kayong mag-pattern sa likod, please. Napaka, ang labas nun, parang napaka-juvenile. Kahit creative kayo, negative space pa din ang way to go. Guys, ha, huwag kung ano-anong pattern yung ilagay nyo dun sa likod. So, yun, sino man na sa live, and that's it for tonight. Sorry, matagal. Pero na-cover ko naman yung mga kailangan. Try natin mag-part 2 bukas with an example doon sa profile photos. And reserve your questions. May GC pag na-click yung join. Parang may GC kayong kasama. Gagawa ko ng poster para bukas. About the same time ulit. So, yun. Agreeable, yung yellow, yung psychology. You can research after this live. Pero at least, ang point ng live nito is for you to know na hindi lang basta-basta Upwork. Hindi lang basta-basta photo yung ilalagay mong sa Upwork mo. So, you can be strategic about it. Make your freelancing intentional. Make every decision intentional. You know, make it Molongski method. Diba? Asa, napasok ko file sa dulo. Yes! Make it Molongski method. Masarap ba sabihin yun? Try nyo ha. Make it Molongski method. Paano ba sabihin yun pag tinip? Di ko man natetesto eh. Uy, ganda. Make it Molongski method. Diba? Pag nag-share kayo sa ibang lugar, outside ng Molongskiverse, sabi nyo, make it Molongski method. Hindi nila alam ano naman yan. Tapos maku-curious sila. So yun, salamat sa mga nag-share ng live. Favor naman, pagkatapos nyo manood ng live, paki-share yung reels sa taas. May pin post, may reels. Para din acquainted kayo sa itsura ng page, explore nyo. Alam ko maraming tatanong kagad sa ng inbox, pero try to explore the page kasi lahat na kailangan nyo nandyan. Itong topic na to, nakakalat to sa lahat. Ilang beses ko na na-mention to. Siguro yung iba, bago, yung iba, para pareho din yung core nung sa iba-ibang videos. Ilang beses ko na sinabi yung topic na to. At hindi pa ako sawa. Actually, sawa na ako. Pero kailangan natin gawin. And may examples tayo bukas. So, thank you. Make it Molongski method. Ayun na. Gamitin yung hashtag. Kasi maraming natutulungan yung hashtag natin yan. Wala pang 1,000 yung hashtag nating Molongski method eh. So, hindi nyo kasi ginagamit. Yan. So, salamat sa mga nanood. First time kong nakaabot yata na 300. So, salamat. Ito yata yung magandang oras, no? Kaysa tanghali. Walang nanonood sa tanghali. So, matulog na lang ako ng maaga. Maaga. Hindi umaga. Tapos, mag-live ng gabi. Sige, G. Salamat, guys. Stop share. Live.